Hello mga kailaw. At ito po tayo ngayon. Gamit ang Roadhog 4. Yan, nakikita natin. So itong Roadhog may built-in siya na isang screen, touchscreen. Ito, touchscreen po siya. Tapos ininstallan lang din namin ng dalawang external touchscreen din. Ayan, left and right para additional view. Ngayon, ito po yung mga view nasa built-in screen sa may top left ng monitor. Ayan, lahat po ng yan, ayan, program, daily, power, plot. So ayan po yung ginawa nung on-record nung dating lighting technician or lighting programmer. So ngayon mamimili ka dyan kung anong view ang gusto mo. Like for example yan, ngayon program, nasa program view ako. At ayan ang nakikita natin. Ngayon pag pinili natin itong daily, mapapalitan yan. Ayan, napapunta na rito yung view list, yung main queue list natin. Ayan siya. Tapos yung lumaki yung layout dito sa external screen. At ito yung output. So ngayon, kung gusto nyong gumawa ng sarili nyo na view, syempre lahat naman tayo may preferred na view, kung anong gusto natin nakikita sa screen para madali tayong makapag-program ng ilaw. At ganito po yan kung paano pong mag-save dito sa view. So pagka wala ng bakante sa unang mga view na nakikita nyo, or pwede naman kayo mag-delete dyan ng isa, or kasi baka may iba pang gumagamit ng lighting board na to. So itong arrow, touch nyo lang yung arrow na yan, arrow right. Ayan, ayan, nag-scroll na po siya papunta sa kabilang page. Hanggang ano po ito, hanggang 100. So ayan, 100. Tapos pag click nyo ulit yung arrow, babalik na siya sa 1 to 10. Ayan, 1 to 10 na ulit siya. Ayan yung main. Ngayon, balik tayo sa 11 to 20. Dito tayo magsasave ngayon. So ang gagawin lang po natin, pag halimbawa pinili nyo yung 11, which is wala, bakante, wala mangyayari kasi wala pa tayong sinesave. Ngayon i-clear natin yung ibang naka-load dito sa screen na to. Ayan, bablanko natin. Ayan, so blanko siya. Ngayon ang gusto nyong makita sa screen na to is yung queue list nyo. So sa buttons o sa keypad, double click nyo lang. Halimbawa yan, list, queue list po yan. Double tap, lalabas yung queue list directory. Ayan yung mga queue list directory. Tapos chuchus kayo kung ano yung mga nasa fader nyo. Halimbawa ito, nakachus na. Ngayon, papalabasin nyo siya. Siyempre, ganun din po. Double tap. Kunyari yan. Fader number 2. Master fader 2. Choose. Double tap yung choose. At ito, lumabas na po siya sa main screen natin. So, ayan. Yung queue list directory nandiyan dyan din. Tsaka yung, ayan, yung queue list natin. Tapos, gusto nyo pandagdagan kasi may bakante pa doon na piraso. Kunyari, ang gusto nyo yung lagay doon ay yung group directory. So, dito sa keypad ulit, double tap nyo lang ang group. Ayan. Ayun, lumabas na yung group directory. Ngayon, kung gusto nyo siyang palakihan, tapat nyo lang yung mouse pointer dyan. Gamit ito, itong trackball. Ito, external trackball to na in-install lang, kinonek lang dito sa
Roadhog 4 sa likod sa USB port. USB connection lang siya. Ngayon, ngayon na sabi ko, pwede nyo siyang i-drag. Tapos, pwede nyo siyang lakihan. Ayan, i-stretch nyo lang siyang ganyan. Hanggang sa mag-fit na siya. Nga pala, minsan, pag yung ibang board o ibang hug console ay naka-default na, hindi nyo magagalaw itong mga to, itong mga pinipili nyong window, dahil dito sa lock, pag naka-lock siya dito sa top right corner ng screen, ito po ah, ayan, ayan siya. So pag nakaganyan yan, hindi nyo magagalaw kahit na ano dito sa mga window na ino-open nyo, ayan o, hindi nyo na mga, hindi nyo siya magagalaw or hindi nyo rin siya mapapalaki o mapapaliit. So ngayon ang gagawin nyo lang, ano yung lumabas, close natin yan. So ang gagawin lang natin yan, unlock lang natin dito. O yan, kung naka-unlock na, pwede nyo na ulit siyang i-move kahit saan nyo yung lugar. Kung gusto nyo, ilagay nyo sa external, pwede rin. Basta may bakante sa external, pwede siya. Pero sa ngayon, dito ko lang siya ilalagay. Ah, pag ilalagay nyo pala siya sa external nga pala, ito ang gagawitin nyo. Itong move. Ayan, kiklik nyo yung move. Nandiyan dyan din sa may hanay ng unlock or lock button. So ayan, nung minove ko siya, nawala na siya dyan sa main screen. Nalipat siya sa external screen. Ito. Ayan siya. So ganun din, ipoposition nyo lang siya kung saan nyo siya gusto nyo ilagay. So ngayon, kung gusto nyo ibalik siya doon, move lang ulit. Or lumipat muna siya doon sa kabila naman na external screen. Dahil tatlong screen to bale. So, move ulit para bumalik na siya. Ito, ayan, bumalik na siya. So, pag masaya na kayo doon sa view, ngayon, ayan. Diyan na siya. Oh, yan, happy na kayo diyan sa view na 'yan. Punta tayo sa galang. Pataas siya, pataas. So ayan po. Andiyan na tayo ngayon sa view na gusto nyo. Kunyari, ayan po yung gusto nyo makikita sa screen nyo habang kayo ay nagpo-program or nagra-run ng ilaw. Sisave na natin siya ngayon dito sa bakante. Ayan, from 11 to 20 pwede kayong mamili dyan. Bakante lahat yan. So ang gagawin nyo lang dito sa keypad, syempre unahin nyo yung record. Ayan, pindutin nyo record. Makikita nyo siya sa command line. Tanggalin natin ito, nag-pop up na to. Hinaharangan niya yung command line. Ito yan, kind mask. Okay. So, ayan yung command line, record. Yung pinindut natin. Nag-appear na siya dyan. Ngayon, after ng record, syempre, pe-press natin yung view. Ang view, wala sa keypad. Ayan, wala sa keypad dyan. Ito. Andito sa taas. So view, ngayon magpa-pop up yung window ng view. Yung view, yung palette niya, ayan, ayan yung mga nakasave, diba? Huwag nyong pipindutin dito sa mga number na walang nakasave. Kasi magre-record yan kasama itong views, view directory na to, yung views directory. So ang gagawin muna natin, i-close muna natin yung window ng view directory. Ayan, close natin siya, gamitin natin ng mouse pointer. Tapos, tsaka natin, dahil napili, na-touch na natin kanina yung record, tapos tsaka itong view, makita natin dito sa command line. Ang gagawin natin ngayon ay, tatype natin gamit ang keypad yung 11, kasi sa 11 natin siya i-re-record. So, 11, dalawang 1, yan, and then, enter. Yun, meron na po tayong view 11. Yun, nakita nyo.
I-re-rename nyo na lang siya ngayon. Paano nyo siya i-re-rename? Open nyo lang yung view. Ito, pindutin nyo lang ulit yung view button na to. Uy. Masabla yung touchscreen. O hindi. I-hold nyo yung open button. Ito, open button. Sa keypad. I-hold nyo yan. Tapos, pipindutin nyo itong open sa... yung view sa touchscreen. Okay? O, yan. Ngayon, lumabas na siya. I-rename natin ngayon. So, click natin yung view 11. Tapos, pindutin nyo yung set sa keypad. Ayan. Lalabas na yan. Kung meron kayo external keyboard, pwede nyo gamitin yon, or pwede nyo ring pindutin ulit ang set para lumabas ang built ang screen keyboard. Ito ang screen keyboard, yan na. Ngayon lalagyan mo pangalan yan, kunyari yung pangalan nyo, kunyari let's say Joe. Yan na, tapos enter. Ayan na yung view sa views directory. Ganun din dun sa view yung number 11, napalitan lang ng pangalan. Okay, tapos X na natin yan. So ayan na yung views nyo. Ngayon testingin natin, lumipat tayo sa iba. So balik tayo dun sa from 1 to 10. So program. So, ito po itsura naman sa program. Ngayon, pumunta tayo sa 11 na sinave natin. Para yung ginawa natin. Joe, ayan. Oh, ayan na po. Bumalik na, di ba? Ayan. Output. Okay, thank you. See you on the next video.